Good morning! Kumusta ang long weekend yung mga mare? At dahil medyo mahaba nga ang holiday ngayong linggo, nagkayayaan ang mga kapatid ng daddy na umuwi sila ng Mindoro. Sa mga oras na to ay nandito kami sa Binyan, Laguna para sunduin ang isang kapatid ng daddy at pamangkin niya. Pasado alas 7 na kami nang umalis ng bahay. Pang 10 PM pa naman ang biyahe ng barko ang balak naming masakyan. Kalimitan talaga pag umuwi kami ng Mindoro ay gabi na talaga kami nagbabiyahe. Ranas na kasi namin na pag medyo maaga pa ay napakarami pang pasahero. Lalo na kapag ganitong may okasyon ay napakarami talagang umuwi ng probinsya. At napakahaba rin ng pila dito sa pier kapag medyo maaga pa. Anyway, saktong 9 PM ay nakarating na kami dito sa Batangas Port at nakasakay na rin agad kami ng barko. Ang pamasahe pala ng private car dito sa barko ay umaabot ng 3,500 at ang sa taon naman ay 550 each. Pero kung may estudyante or senior naman kayong kasama ay automatic na magliles ng 20% at ang driver naman ay libre. From Batangas Port going to Calapan ay inaabot din ng 2.5 to 3 hours. Kaya okay rin na gabi na kami bumibiyahe para matutulog lang kami, hindi namin mararamdaman ng alon at hindi kami mahihilo. Buti nga ay kalmado ang dagat ngayon, may mga buwan kasi na medyo malakas ang alon. Ito pala yung itsura ng barko na nasakyan namin. Umalis kami ng bahay nang hindi pa nagdi-dinner kaya sabi ko dalhin na lang namin para sa barko na kami kakain. Pagkatapos kumain, ayan at natulog na rin ng mga kasama ko. Fast forward, nakarating kami sa Pinamalay yan sa bahay nila ng 2 AM na. Sa tent pala kami natulog. Gustong gusto kasi yan matry ng mga bata. Bandang alas 7 naman ay nagising na ako. Nakita ko nga itong daddy nagbabalat ng nyok. Alam kasi niya na gustong gusto ko nag-uulam ng ginataan kapag nasa probinsya. Kaya bago pa man daw ako gumising ay nakapag-ready na siya ng mga nyok. Isa to sa nakakamiss tumira ng probinsyano, yung kukuha ka lang sa bakuran mo ng kung ano-anong gulay tapos maya-maya may ulam ka na. Pero syempre kailangan mo rin maging masipag. Kapag ganitong nasa probinsya naman ay masipag ka lang magtanim na kung marami ka rin maaani. Lalo na dito sa probinsya nila, hindi nila piniproblema ang bigas dahil ito talaga yung pangkaraniwang pangkabuhayan dito. At sadya namang napakasarap talaga ng bigas na ani galing dito. Ang sarap dito sa probinsya, no? Sobrang kalmado ng buhay. Ang bahay pala nila dito ay nasa gitna mismo ng mga palayan. Yang pula ang bubong, yan yung bahay nila. Medyo may putik nga at maulan pala dito ngayon. Itong irrigation naman ay tapat lang mismo ng bahay nila. Nakakatuwa nga dahil sobrang linis ng tubig na yan. Sabi pa nga ng daddy nang maliliit pa sila ay lagi silang naliligo dyan. Kung province vibe lang ang hanap mo, naku, sobrang mafe-feel mo talaga sa lugar na to. May 5 kilometro nga ang layo ng bayan galing dito sa bahay nila. Kaya bukod sa mga alagang hayop nila ay farm tractor lang talaga ang maririnig mo. Sobrang tahimik talaga dito, yung tipong tilaok lang talaga ng manok sa umaga yung maririnig mo. O siya, hanggang dito na lang muna. Thank you for watching. Stay tuned on the next one. Bye! Please don't forget to follow my page for more. Thank you!